Ano po ba yung psoriasis? Ano ang kaibahan nito? Anong skin condition nito? Ano kaibahan nito sa tinatawag na galis o scabies? Yes. Doc, enlighten us. So marami kasing mga rashes, no? Sa dermatology, basically, we have so much rashes. Pero ang problem kasi sa misconceptions, gusto natin malaman yung misconceptions. Akala ng mga tao na nakakahawa, no? Pag hawakan mo yung isang pasyente na may psoriasis, nahawa sila. Pero ito talaga ay genetic, no? So ibig sabihin na mamana to sa parents natin or sa ninuno natin. Yeah. Sometimes also, we call this auto-inflammatory or autoimmune. Ang immune system natin nagkaroon ng glitch, nagkamali. Di ba yung immune system natin parang mga sundalo sa katawan? Yeah. Yeah. Kung nagkasakit ka, nagka-COVID ka, active ang immune system mo to defend your body. Yeah. Pero sa psoriasis kasi, yung mga immune system or mga sundalo natin nagkaroon ng glitch. So nagkamali sila. Inaatake nila ang skin natin, sometimes also ang joints and ang nails. So ang mga immune system natin nagkakaroon ng parang non-stop proliferation, activating yung skin cells. Normally kasi tayo as individuals, we shed skin, no? So alam mo yung exfoliation, no? So we exfoliate every 30 days or so. Pero sa psoriasis, because na-active yung ating mga immune system, they try to bilisan, no? Mapabilis yung ating shedding. That's why may kaliskis. So sometimes makati, masakit, nasusugatan. And tama rin, sabi ni Ma'am Casanova, no? May pustular, no? Ibig sabihin, nagkakaroon ng nana. Technically, nana is an immune system. Diba? Pag nagka-pimple ka, nagkakaroon ng nana kasi they're trying to defend our skin para sa infection. So kaya nagkaroon rin ng isang glitch doon sa immune system natin na yung pus cells or yung mga nana pumunta sa skin. Pero hindi siya infected, hindi siya infection, hindi siya nakakahawa, hindi ka nahawa. So tama yung introduction nyo, stigma. Yun ang problema talaga ng nakakarami, especially sa mga pasyente natin at pamilya na may psoriasis, yung stigma talaga eh. That's why we as dermatologists, we want to educate, join your conversation about psoriasis para maraming tao na nakakaintindi na tungkol sa sakit pero na ito. Pero may gamot naman. Maraming totoo. Way. There are so much ways, no? Totoo. So hindi natin kailangan mag-self-medicate. Yun ang problema namin as dermatologists. When patients self-medicate, nakakabili sila ng mga medications sa pharmacy or ginagawa nila yung mga herbal medications. So yun, nagkakaroon ng problem usually ang skin. But there are several evidence-based medications, no? May topical or pinapahid, may oral or systemic medications. We have phototherapy, parang itong sa studio, ilaw, specialized light to control the inflammation sa skin. And finally, injectables, no? Or biologics na tinatawag natin. Why? Kasi di ba yung immune system natin yung may problema. So we want to modulate. Parelax natin yung mga immune system natin para hindi sila super active. Try to calm them down. But do not remove the immune system. Kasi remember, we need our immune system, no? So we calm them down, pa-relax natin sila para hindi nila ma-attack ating system. Like your skin, your joint, and your nails. Anong itsura, Doc, ng psoriasis? We call this as plaques, no? So plaques, ibig sabihin, elevated yung lesion. So pula, syempre, kasi inflamed. So pag may immune system activating yung sa ilalim ng skin, inflamed. Yan yung parang tawag natin may sunog, no? Kaya red. Namamaga, elevated, correct. That's the exact word, no? It's namamaga siya. Sometimes maraming kaliskis. Sa mga baby, Doc, or sa mga toddlers, saan parte ng katawan usually unang lumalabas yun? Marami kasing subtypes ng psoriasis. Sometimes akala diaper rash lang, no? So yung diaper rash usually doon lang sa napkin area. So sa mga baby usually rin yung kumbaga exfoliative whole body. Yun ang nakakaawa kasi sometimes the patients can die, no? Especially pag whole body. And yung may mga pustular din, no? So we see that rarely. That's why it's one of the rare diseases ng ating DOH, no? Ang pustular psoriasis. That's why we want to support that sa DOH, and we want to give them. Actually, we have the Rare Disease Act, no? So that's 10747 that supports the rare diseases including yung pustular psoriasis. So,